Isa si Virgilio C. Blones sa hanay ng mga veteran na literary writers na pumalaot din sa pagsusulat sa comics. Si Virgilio C. Blones ay nag-aral sa University of the Philippines kung saan naging editorial staff din siya sa Liwayway Magazine. Isa siya sa nagtatag ng kapisanan, aklat diwa at panitik o kadipan. Isang samahan ng mga manunulat sa Tagalog sa iba't ibang kolehiyo at universidad kung saan nakasama niya dito ang mga kapwa literary writers na sina Pablo N. Bautista, Hilario Coronel, Andres Cristobal Cruz at Tomas Ongoko. Noong 1955, naggamit ng ikatlong gantimpala sa Palangka Award Best Short Story ang kanyang akdang sinulat na may pamagat na Lumamig na Bakal. Dahil may pitak ng mga inilarawang kwento sa Liwayway, isa si Virgilio C. Blones sa sumubok na magsulat dito ng mga kwentong isinilarawan. Noong 1961, sinulat niya ang nobelang Lakas sa Lakas with co-writer Pedro Ricarte na iginuhit ni Angel Luna. Noong 1962, isa siya sa pitong literary writer ng Liwayway Magazine na sumulat sa nobelang Pitong Puso. Kasama niya rito si Nemesio Carabana, Jose Esperanza Cruz, Susana Cidi Guzman, Herbacio Santiago, Jose Domingo Carasig at Emiliano Pineda. Sa taong iyon din na isalin sa pelikula ang isa pang nobelang sinulat nila na may pamagat na Siyam na Langit kung saan kasama din niya dito ang anim na nabanggit sa napangalang sumulat ng Pitong Puso. Ang naidagdag lang sa kanilang grupo ay sina Pedro L. Ricarte, Benvenido Ramos at Benjamin Pascual. Noong 1964, nagsulat si Virgilio C. Blones sa Makabayan Comics. Dito nalathala ang nobela niyang Pagtutuos, katandem si Nestor Malgapo. Noong 1965, sa Liwayway Magazine din nalathala ang sinulat ni Virgilio Blones na nobelang David Martel, Playboy Detective, kung saan co-writer niya dito si Adriano Laudico. Naisalin din ito sa pelikula at ginampanan ni Eddie Fernandez. Virgilio Blones joined Affiliated Publication, kung saan naging editor din siya dito. Noong 1983, ang isa sa pinakamagandang serye na nabasa at nalathala sa United Super Stories ng Affiliated Publication ay ang Aklat na Rosas. Ito ay naglalaman ng maikling nobelang tapos kung saan salitan ang mga obrang sinusulat nila ni Carlo J. Caparas. Dahil hindi pa ako noon nagsusulat sa comics at isa lang akong ordinaryong comics reader, dito ko nabasa ang napakagagandang obra na sinulat ni Virgilio Blones, katandem si Mar T. Santana. Sa kanyang mga sinulat na obra, lumitaw ang kanyang pagiging literary writer na kung ating uuriin, maihahalin tulad dito sa mga kasaysayang ginto. Since then, naging tagahanga na ako ng mga sinusulat na obra ni Virgilio Blones. Ilan sa mga maiikling nobelang tapos na kinatha niya katandem si Mar Santana ay ang Mansyon sa Baryo, Ang Pag-ibig at Pagkahumuhi ay Iisa, Bawat Bagong Taon May Bagong Pangako, Kahit sa Alaala Man Lamang, Kailangan Din sa Buhay ang Panganib, Kung Mangarap Ka at Mamulat sa Katotohanan, Nang Ika'y Umalis, Ako'y Umiyak, Nasaan Ba Talaga ang Kadakilaan, Pag Ang Puso'y Sinaktan Mo, Sa Langit
anghel man, may siraring pakpak, silang mga makasalanan, at marami pang iba. Naging aktibo siya sa pagsusulat ng mga kwento at nobela, at naging editor din siya ng Ace Publication at Mass Media Promotion. Ilan sa nobela niyang sinulat katandem si Carl Sobrepeña ay ang Karpob at Home Run Star na nalathala sa silangan classic ng Graphic Arts Service. Siya rin ang sumulat ng Pamela katandem si Mar Santana at nalathala sa Kasaysayan Comics ng Atlas Publication. Iginuhit naman ni Angel Magpali ang kwento niyang Hindi Nakuha sa Basketball. Meron din siyang pitak na nalathala sa Ace Publishing na Kayo ba'y magkaugma o hindi? Alamin sa inyong sulat kamay. At ang seryeng nalathala sa ESP Psychic Horror Stories na Ang Mga Sumpang Nagbunga ng Lagim, Kamatayan at Digmaan. Noong 2001, kung saan palubog na ang malalaking comics publication, nagbukas naman ang Tiger Publication na naglathala ng Binuhay na Bulaklak Magazine. Pinamamatnugutan ito ni na Loren Banag at Virgilio Blones. Dito rin nalathala ang nobelang prosa ni Virgilio Blones na Dilim at Liwanag. First time ko ditong namit ng personal si Virgilio Blones nang pumunta ako dito para mag-submit ng aking comics script. Dahil karamihan sa nilalaman ng Bulaklak ay mga kwentong prosa, first time ko rin na sumubok magsulat dito ng prosang kwento na agad namang naaprubahan. Dahil ang karamihan sa mga naging contributor ng Bulaklak Magazine noon ay mga dating nagsulat sa comics. Sa magkasunod na editorial ng Bulaklak ay nabasa ko ang magandang pahayag ni Virgilio Blones patungkol sa bats o prose writers na naging contributor. Ayon sa editorial niyang may pamagat na Sisigla ang Manunulat sa Pilipino. Ikapitong labas pa lang ng Bulaklak ay marami ng baguhang writer na nadiskubre naming mahuhusay pala at may ibubuga. May panahon kasing ang manunulat sa Pilipino ay inagaw ng comics, telebisyon at pelikula. Nawala ng outlet. Limitadong limitado para sa nag-iisang magazine. Tumamlay ang larangan. Sa paglabas ng Bulaklak ay nag-aanyaya kami sa mga may ibubuga, ika nga. May mga tumugon, hindi lamang mga kwentista, kung hindi pati nobelista. Kasama sa isyung ito ang nobela ni Josie Aventurado na dati hanggang pocketbook lamang. Natutuwa siya dahil kinilala naming ang kanyang husay sa pagsusulat. Sa mga manunulat na baguhan, ipinangangako ng Bulaklak na susubaybayan namin at tutulungan silang lahat. Walang itatangi at bibigyan ng pabor. Hahatulan namin sila sa kanilang gawain at bibigyan ng paalalang base sa aming karanasan bilang manunulat sa Pilipino. Nangangako kaming bibigyan namin sila ng malakas na suporta at kung maaari ihahatid namin sila hanggang sa daigdig na kinalalagyan ngayon ni Edgardo M. Reyes. Maligayang pagsusulat sa Bulaklak. Sa sumunod na editorial ng Bulaklak naman ay may ganitong pamagat si Mr. Virgilio C. Blones. Bagong Sigla. Sa paglabas ng Bulaklak, may palatandaang babalik ang sigla ng mga manunulat sa Pilipino. Nariyan ang mga bagong pangalan na kababakasan ng kakayahan at talino na hindi nabigyan ng pagkakataon sa kawalan ng mapagsusulatan. May panahong ang mga manunulat na Pilipino ay napakasigla. Nabuo ang mga pangalan noon ay nagsisimulang sumikat
Edgar M. Reyes, Luwalhati Bautista, Efren Abuweg at iba pa. Noon din nagkarami ang samahan ng manunulat. Usbong nina Pablo N. Bautista at Ilaw at Panitik nang nauna sa kanilang grupo nina Lopi K. Santos. Tuloy ang parang baitang na pagsunod ng isang batch sa sinundan. Kaya mula sa mga manunulat sa Pilipino, nang bago magkadigma gaya nina Pedro Reyes Villanueva, Narciso Asistio at Serapin Gunigundo, ang grupo nina Liwayway Arceo, Brihido C. Batong Bakal at Mabini Ray Centeno. Isa pang grupo ang sumunod, ang grupo nina Edgar M. Reyes at Efren Abuweg. Pero pagkatapos ay wala nang sumunod pa. Nagkapat lang. Wala nang magazine na mapagsulatan. Natural death, wika nga. Sa kabilang dako, palawak ng palawak ang comics. Napunta roon ang mga manunulat na Pilipino. Ngayon, sa paglabas ng Bulaklak, inaasahan uli na magkakaroon ng bagong grupo ng manunulat na Pilipino ng bagong milenyo. Mga manunulat na may bagong pagsusulatan bukod sa pocketbook. Makababalik sila sa panitikan. Sa mga manunulat na matutulungan ng Bulaklak, iniaabot na namin ang aming pagbati. Sila ang magbibigay ng panibagong sigla sa panulatang Pilipino. Pagkatapos ng ilang buwan, matapos sulatin ni Virgilio Blones ang editorial na ito, ang Bulaklak Magazine ay nagsara. After a week, nakatanggap ako ng text message mula sa kanya kung saan tinipan niya ako sa araw at oras na magkita raw kami sa kantin ng Liwayway. Nang magkita kami, marami siyang sinabi sa akin. Kasama na dito ang paghikayat sa akin na magtayo rin ng samahan ng mga manunulat na gaya noong kapanahonan nila. Sinabi niyang magsulat ako ng mga kwentong prosa sa Liwayway. Since then, wala na akong nabalitaan kay Virgilio Blones. Ganun man, sinunod ko ang sinabi niya sa akin na magsulat ako sa Liwayway Magazine. 2 taon akong naging contributor dito noong 2005 hanggang 2006 using my pen name Ana Rhea Francisco. Noong November 23, 2010, yumao si Virgilio Blones na mas kilala sa tawag na Kailyo. Nakalulungkot na ang isa sa naging impluensya sa akin bilang isang manunulat. Sa comics o maging sa prosa ay lumisan na. Siya si Virgilio C. Blones. Filipino, literary, comics writer, novelist. At ang kanyang mga sinulat na obra. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.